So, good evening. Ito yung ating part 2 ng presentation nitong Smart Vault with Wi-Fi and GSM. So, meron siyang GSM, meron siyang Wi-Fi, and it's using biometric fingerprint sensor para makilala yung mga gumagamit ng Vault. So, it also uses this buzzer, which kapag mayroong nag-force entry, so meron tayong vibration sensor para sa mga gustong pumasok, something like that. So I also added earlier ng switch. So meron tayong dalawang state, yan tayong registration state or enrollment state ng mga finger, and we have this operation state. So yung supply natin is ganito. Okay, so ginagamit ko lahat because of using too much different type of modules, and then itong 12 volts DC para sa ating solenoid lock. And then since yung solenoid lock natin is ang concept natin sa Vault, and Vault is quite 99% close, palagi namang close yung Vault, minsan-minsan lang mag-open kapag kailangan kumuha ng pera or kailangan maglagay. So ang ginamit natin is a normally close. So kapag hindi siya naka-turn on or walang kuryente, automatic closed siya. So mata-turn on mo lang siya kapag nag-high itong relay. So to make it safer, hindi siya mag-init at saka hindi makalas or malakas kumain ng kuryente. Okay. So paano siya i-turn on? It's very simple, just turn on this one. Okay. And we watch the status dito sa ating LCD. Okay. So by the way, ito yung admin ng ating device. Itong cellphone na ito. And yung for now, yung gamit ko is SIM card ko. So just for now. So, na-register ko kanina yung kamay ko. Itong isa as number 1. Ito naman as number 2. But anyways, you can just delete lahat ng data dyan sa ating fingerprint. It's very easy. Meron tayong code para i-delete yung data sa fingerprint. So, sending SMS. Kapag ready na kasi siya, mag-send siya ng text. So, I think na-receive natin yun. Okay. Smart biometric vault system is ready. After that, so yung 5 beep na yon ng ating buzzer is signifying na yung system natin is now prepared or is now ready. Okay, system is ready na daw. So yun yung ang sign nit ng ating buzzer na ganun. Okay, so naka ano tayo, state 1, or that is the operation state. By the way, yung kaninang matagal, that is only once lang yun siya mangyayari, that is only for the initialization or kapag bagong open mo ng system. Okay, so bagong lahat, kapag naka-close, diba, initially naka-close man yan siya. So kapag naka-close, meaning pinapabayaan mo yung ano, or wala ka sa tabi ng vault, or naka-close yung vault, so meron siyang automatic tawag dyan, meron siyang automatic vibration sensor. In which case, kapag nagalaw yung ating module, okay, or nagalaw yung ano, so kapag may gumalaw ng vault, so mag-detect sa atin ng ganito, force entry has been detected. Okay, so kahit kasi lalagay mo man to dun sa may door ng vault, so kapag close siya, ibig sabihin dapat walang gumagalaw or walang magbabibrate sa vault. Okay. So again, register ko to as number 1, ito naman as number 2. Then ipakita ko later kung paano mag-register, but for now, punta tayo sa main event or main function ng ating Smart Vault. Okay, so i-open ko siya, Smart Vault, top finger to open. Syempre, yung registered finger. Okay, so I think so it's since this is Vault, so dapat mataas yung ating level of security. So ni-register ko siya pa side, ganyan. So dapat ganun din ang pag-open ko sa kanya. Okay. Mataas yung kanyang ano, level of security. Kailangan eksakto talaga yung kamay na ni-register at saka yung ilalagay mo to open it. So match found, opening Vault, sending to server. So isi-send mo na yan niya. So nakita natin nag-open na yung ating lock. Tapos isi-send niya yun sa Wi-Fi, sa UBDOTS via Wi-Fi, tapos igagrap doon. Tapos magsisend daw siya ng SMS. So ano yung isi-send niya sa SMS? Actually nakikita natin dito, the vault has been opened by finger number 1. Kasi
ni-register ko itong finger as finger number 1, itong finger as finger number 2. Okay? So remember, so malalaman niya kung i-text niya kung nag-open and kung sino yung nag-open. So automatically, ma-open yun siya kasi registered ito siya as user. And therefore, pwede mo nang buksan yung iyong vault. So since bubuksan mo yung vault, dapat hindi na mag-function itong vibration sensor. So let's try galawin natin. Okay, so nakikita nyo, wala siyang function kapag open. Kasi nga open na siya, no? It's allowed na pwede nang galawin yung vault. So automatically, since magagalaw mo na yung pintuan, so magbabibrate talaga yun. So the sensor will only work kapag naka-close yung vault. Okay. So remember, ito yung pinang-open ko and naka-register din. Let's say ito yung gagamitin kong pang-close. So it's very okay, vault can only be locked by the one who opened it. So remember na kapag ito yung nag-open, siya rin dapat yung pwedeng mag-lock or mag-close ng vault. Kasi nga, kung sino yung nagbukas ng vault, syempre siya yung gumagamit, siya rin dapat yung magsarado. So let's close it. Okay. So again, mataas yung kanya. Ito kasi yung ni-register ko just. Okay, so yun. Kung napapansin nyo, medyo matagal yung kanyang respond kasi nga kailangan eksakto talaga kung ano yung ni-register mo na side, yun talaga yung makikita niya kasi this is a vault. So closing vault, sending to server, so isi-send niya na yun sa server by wifi, tapos sending SMS, so mag-sending yun sa ngayon. So, vault is now closed. Okay, so since closed na, pwede na yung mag-function, no? Pero mag-iingan na naman, I think nakikita natin kanina. So let's go to our Wi-Fi for our website server. So dito, sa UB dots, makikita natin kung ano yung ginagrap niya, kung ano yung nangyayari sa ating vault. So kung nakikita nyo, inopen daw siya ni finger 1. So inopen siya ni finger 1 this time. Okay, so dito siya nag-tap. Nag-tap tayo ng finger. Ito yung part na na-open siya. Ito yung part na nag-tap siya to close. Tapos ito yung part, yung time na naka-close na yung ating vault. So basically, ipapakita niya yan sa'yo. Okay, so ipapakita niya sa'yo kung anong date, 2018-26, 12:24 a.m. So 12:42. So nag-close tayo ng 12, something like that. So makita natin na ginagrap niya yun, sinisave niya yung data doon sa ating website, UBDOTS. At the same time, pwede, makikita mo yung plot. Okay. So, next is, how about kailangan kong mag-register ng bago sa ating system, no? Bago tayo pumunta sa kanyang mga GSM features. How about i-register ko daw yung, let's say, magdalagdag ako ng dalawa pang tao sa na pwedeng mag-open ito. Okay. So, kailangan mo lang i-switch ito sa stage 0. So, yun. A smart biometric vault. Enrollment scanner. This is finger number 3 already. Kasi ito yung finger number 1. Siya yung finger number 2. So, finger number 3. So, let's say ito. Pa-side. Okay. So, i-register ko siya. Itong aking middle finger pa-side. Okay. Image taken. Image converted, remove your finger. Okay, so tap finger again. So, let's say for example, diba, dapat itap mo kasi siya second time para makilala niya talaga kung sino yun. So, let's say, ito yung itap ko, no, yung small finger. Okay. Conversion success. Sabi niya, fingers did not match. So, babalik siya sa start. So, kailangan kung ito yung register mo first, ito yung register mo second. So, again, register ko siya. Okay. Converted, move your finger, and then tap finger again, mistaken again, conversion success, fingers match, enrollment success. So ito daw si finger number 3. So ganun kasimple yung pag-enroll, kailangan mo lang malaman na mayroong, ito yung function itong switch. So basically kapag i-install mo itong switch, dapat nasa loob to ng vault na hindi pwedeng ma-access nung ninuman, kasi nga pwede kang mag-add ng fingers by just clicking this to stage 0. So mag-add pa ako ng isa, let's say ito ng aking ring finger.
Okay. It's taken. It's converted. Grab your finger. Okay. It's taken again. Conversion success. Finger smash. So, yun. Na-register kito. 1, 2, ito pa side. 3, pa side. 4. So, what if gusto ko na siyang gamitin sa operation? So, it's very simple. Kailangan ko lang i-turn on siya ulit sa state 1. Pero, kapag kakatapos mo lang mag-register, kailangan mong i-reset yung system para ma-save din siya sa data. So, ginawa ko na yun siya automatic. The moment na nag-change ka ng state from state 0 to state 1, automatic nang mag-reset ang iyong Wi-Fi, mag-reset ang iyong GSM, and ma-upload dito yung mga data o yung mga in-enroll mo na mga finger. So, makita mo, setting up GSM siya ngayon. Okay, so, ito yung katulad ng kanina. So, ganun nga, kapag mag-register ka or mag-enroll ka, kailangan mong i-reset. Kailangan mong i-reset yung ating system. So, I think na-receive natin yung text, Smart Biometric Vault System is ready. So, andyan siya sa sending SMS. After that, after some delay, mayroon tayong beeps na ganun to tell us na ready na yung ating system. So,